Mga ka-vibes, nandito ako sa kay Christina Kitchen. Tira mo, laki oh, kasaba, bilanghoy, kamuting kahoy. Kung sa Samar, bilanghoy, or sa Manila, kamuting kahoy. Halos ito mga 1.5 kilo. Tapos, ang gaganda. Gagawa ako ng kakanin. Namimiss ko yung kakanin. Ano mo, ang ganda ng ano, bilanghoy, kamuting kahoy. Kaya bago tayo mag-umpisa, mga vibes, huwag niyo po kalimutan paki-subscribe at saka paki-click ng notification bell para lagi po kayo naka-updated sa akin mga bagong susunod na mga video. Yes, kaya tayo, ito, umpisa na natin. Ang ginagawa ko, hindi ako gumagamit ng yung pag-arayan, ginraranggis, kinarian yung. Ngayon, ang ginagamit ko, blender. So, yun ang aking ginagamit. Easy pa lahat. Kaya ang ginagawa ko, liliit-liit ko yan. Tanggalin natin yung kasi mayroon dito yan nakalagay na ano eh, yung parang ayaw ko ba kung ano yung kung root niya o ano. Kaya tinatanggal ko po yan. Mahal po ng ganitong kasi ano na ito pang export. Ang mahal po ng ganitong kilo. Po kumbaga sa ano ito 49 ng isang kilo na sa around 100 something 100 magkano na may 100. 49. So around 120 no. Kano ba 49? Hindi ko na kasi pa natandaan. 49. Mahina na yung aking memory. Okay. Ang isang kilo 250 pesos kung sa Sweden. So ganyan po kamahal dito ang mga ganitong mga kakanin na gali ay mga pang-export, ini-export po nila. Yan. Kaya pag namimiss ko po yung mga pagkain natin, wala tayong choice, kailangan bumili. Kailangan po magbalatan maigi, huwag magbag-iiwan,
ng balat kasi babalatan po natin maigi kasi ang kamuting kahoy minsan din sensitive po yun. Mayroon nga sinasabi na yung kamuting kahoy may mga nakakalason. Kaya alaga po tayo at maayos po yung pagkatrabaho. Kasi po naranasan ko po yun nung kami maliliit pa. Talagang pong experience ko po na yun na talagang na ano kami niya, nalason po kami sa ganito. Pero di po ako sumusuko dahil po paborito ko po itong pagkain. Gusto ko po ito mga kakanin. Suman, yun po yung atin itong ano, kinalakihan. Kaya kahit po mahal dito sa Sweden, hindi po ako nag-aaksaya dahil mahal po rin yung ticket pa uwi ng Pilipinas. Kaya tinatagal ko po yan yung parang sinulid sa loob. Yan po yan na ano, yun yung tinatanggal ko na parang sinulid na sa loob po siya ng kamuting kahoy. Saka ito, bago rin ko itong binabalatan, hinuhugasan ko na po ito. Ito, hugas na po yan. Hinuhugasan ko na po yan sila. Pareho yan. Kaya pag binalatan ko na, hindi ko na sila hinuhugasan. Kasi
nandyan po sila, yan yung katas niya. Ngayon, itra-try natin. Ilagyan ko siya ng malamig na tubig. 2 cup na tubig. Diyan. Yan. Kasi, yung ano na yan, yung tubig na yan, yan din yung nakakaganda at maalis yung kanyang katas. Kasi yun yung sabi nila na maganda raw yung kamuting kahoy na nahuhugasan or ano, yung katas niya na hilalabas. Sasalain natin siya. Mayroon kayong prepared nito, ganito. Sasalain natin siya ganun. So, tapos, i-blend natin na siya. I-blend natin siya. So, yan ang maganda kasi nabliblin siya na dudurog talaga siya ng maganda. So, ang gagawin natin, i-ano naman natin siya dyan. Patutuluin natin. Huwag nyo pupunuin po yung lalagyan nito kasi kasi lalagyan pa nyo ng mga 2 basong tubig na ganyan. So, aapaw po siya. So, yan na po siya. Kumutulo. Yan na po yung ating gagawin na cassava cake. Kanin. Easy lang po. Kaysa naman yung mag-iraid ka ng mag-iraid, masugatan ka pa kung ano-ano. So, tutuloy lang po natin kasi gusto ko ito trabahuin lahat kasi marami po mga order. Pwede nyo i-business yan pag kayo na matuto na sa ganito pang business. Easy lang po.
Nililiit ako po ng ganyan kasi maganda, mabilis yung pagkadurog niya pag iniblend ko na siya. Eh, silang po siyang mabalatan. Kaya huwag niyo kakalimutan, bago niyo balatan, hugasan na niyo at saka patuyuin. Para hindi rin matubig, kaya pinatutuyo ko muna yan bago ko umpisahan balatan. So, hindi na po niyo kailangan hugasan muli dahil malinis naman po yung kanyang ano, balata na po siya. Malinis naman. Kaya gusto ko, binabalatayan, bago ko balatan, hinugasan ko muna. Ganda talaga, tignan mo. Very fresh.
Ayun, ito na naman uli. Yung akin, ano, gagawin ni Pat. I-blender. Ito, lalagain ko to kasi namimiss ko ng laga. Lalaga ko to eh. Dalawang baso, dalawang cup na tubig. Malamig yung ilalagay nyo. Huwag yung mainit. So, ito na yung blender natin. Tumulo na siya. Isisiparet ko na siya. Ito na yung aking gagawin. Ito na yung aking gagawin na ano. Nadali. Sorry, ito naman. So, ito, naka-ready na ito para gagawin ko mamaya. So, i-blender ko na ito. Muli. Sikip eh. Sinosure ko lang na talaga siya durog. Kaya para apreho silang ano. Ayan. Ngayon patutuloyin ko na ulit siya. Wow, ganda. So, kaya tutulo lang siya dyan, tuloy lang natin hanggang sa tumulo ng tumulo, mag-dry siya. Tapos ang tubig po niyan, ilalim, itapon na niya po niyo, itapon niyo yan. So yun po yung nasasabi na maganda raw ugasan ng kamuting kahoy para daw hindi makahilo.
Kaya yan, itapon nyo po yan. Huwag nyo pong gagamitin yan. Okay. Ngayon po, ipinakita ko po sa inyo kung paano ang procedure ng ating kamuting kahoy at mamaya gagawin ko na po yan para masubaybayan po nyo part 1 nito. Ang susunod, part 2. Gagawa na po ako ng kasabakik at saka yung pagtimpla po sa lahat ng mga ingredients. So, maraming salamat mga vibes. So, huwag niyo pong kalimutan. Para tayo laging nakasubaybay sa aking mga bagong susunod na video. Paki-subscribe lang po at saka paki-click ng notification bell. Paki-like na rin po. At mag-comment na rin po sa Christina Kitchen Vlog. Salamat sa mga nag-watching. At ito ay pagkakakitaan kung gusto niyo pong magpatuloy at magluto ng ganitong mga kakanin. Kasi ito po yung tradisyon natin. Salamat po! Bye!